Yung libreng sakay, isa sa mga parang unang ayudang binigay nitong gobyernong ito. 1.6 million students ang nag-benefit sa libreng sakay ng Pangulo. Ayan. Di ba yung, ano, I think this is in relation dun sa, yung carousel at sa MRT. Yung libre pa rin yung mga estudyante. Ayan. Di ba? Yung mga ganyan, ano to, hindi nyo nararamdaman to? Di ba? Eh, hindi ko magets dun sa mga hater at saka yung mga nagsasabi na, oh, binoto ko si BBM, pero ano, pero hindi ko siya nararamdaman. Disappointed ako kasi hindi ko siya nararamdaman. Ayun. Diba? Sabi tuloy ni Freddy dito, nasanay kasi sila na bawat utot at ubo pinapamedya. True. Diba? Nakakaloka. Wag ano. Yung, sa akin kasi, eto ha, si PRRD kasi para siyang firecracker. Alam mo yon. Si PRRD para siyang firecracker. Pagkag meron siyang gagawin, talagang ano, talagang may dating parate. Meron, kasi it has something to do with the charisma of PRRD. Plus the fact na iba rin talaga si PRRD sa mga approach niya sa mga bagay-bagay. Ganyan. Yung war on drugs ni PRRD na project niya, mabilis talaga yung impact noon. Kasi iba yung sitwasyon natin right after Pinoy eh. Iba yung situation ng criminality noon, di ba? So, that kind of project, that kind of program would really make drastic changes. Diba? And at the end of the day, yun naman talaga ang pinangako ng Pangulo, ng Pangulong Duterte, na pag siyang nanalo, there's going to be a change. And change he did. Diba? Diba? So, ano ang tawag dito? I think iba yun kasing situation na yun eh. Lucky si PBBM na yung criminality problem is not as bad as nung time ni Duterte. And we are so glad that Duterte was the one who really had to, ano, to handle it head on. Kasi I think siya talaga yung pinaka-best for that assignment. Ayun, ganun. So sabi ni Bert Yebes, totoo naman gumagamit yan. I think tinatanong niya kung totoo ba yung 1.6 million students. Well, a lot of people, a lot of I experience and talk to a lot of people who benefited from this. So, parang Bert Yebes, parang tingin ko naman, hindi naman ito yung something na far-fetched kasi ilan yung mananakay natin araw-araw? 200 to 500 passengers every day. Ano, 'di ba? So parang I don't think impossible na ma-reach yung number na 'yon. Ayun. Tapos may libre naman talaga. May libreng sakay naman talaga. Ako naka-experience ako ng mga libreng sakay na 'yan eh. Ayun. Nung ina-extend pa siya for everyone, not only for students. So ayun. So may ano, no? Yung valid rin naman yung sinasabi ni Bert Yebes. Totoo ba yan? Paano natin mabavalidate or whatsoever? But I think it's very, ano naman, it's very reasonable yung figures. At saka, you will have to, ano eh, you will have to also, may ano yan eh, may data sila yan eh, yung kung ilan yung pasahero, ilan yung emirate, ganyan-ganyan. May data sila dyan kung ilan yung kung gaano karaming mga pasahero ang naisasakay. At syempre, ma-figure out mo doon sa pasahero na yon versus doon sa mga paying customers at sa mga non-paying customers. Makita mo yung number and then that would yield to yung kung kanino mo lang in-extend yung benefit. Ganon. Ayan. Yun. So, hindi ko siguro muna ko questionin not unless meron akong obvious na hindi umabot ng ganyang 1.6 million. Ayun. Sabi ni Ma'am Arlene, nasanay kasi mga tao na pera, ayuda, biyaya na kukuha sa mga politicians para masabi nila na nararamdaman nila. That is so true. And that is also so wrong, di ba? Na parang,
hindi niyo po dapat ginajudge yung politician based sa benefit na nare-receive mo personally. Actually, hindi mo siya dapat ginajudge doon. Dapat ginajudge mo siya doon sa policy na ginagawa niya na makakabuti sa mas nakararami. Not necessarily for you. Not necessarily for you. Pero kung natulungan ka, edi okay. Pero kung yung policy ay nakatulong para sa mas nakararami, di walang mas ano yun, doon natin sila dapat ginigrade, ganyan. Ngayon, itong ano, kunwari itong pagtulong sa mga estudyante, paano to nakatulong sa mas nakararami, 'di ba? Tulong to sa mas nakararami dahil disclaimer lang, no, hindi ako masyadong fan ng ayuda-ayuda, pero just for the sake of conversation doon sa gusto kong ipunto. Siguro kaya nila pinili na gawin itong programa na to. Kasi nga, ito yung mas makakabuti para sa mas nakararami. In what way? Pag tinulungan mo yung estudyante, hindi lang estudyante yung natutulungan mo. Natutulungan mo rin yung magulang nila. Diba? Natutulungan mo rin yung magulang nila. Nagpapaaral dun sa mga estudyante. Kasi financial relief din yun eh. Yung ina-extend mo na yun. So aside from that, yung mga batang ito ay tinutulungan mo rin na makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral in a way na mas less yung hassle nila, yung kailangan nilang pakikipaglaban sa buhay na gawin. Dahil kaya paano, libre yung pamasahe. And if we're going to do something like that, we help them to achieve their dreams, their educational aspirations. At pag ang mga kabataan natin ay edukado, ito ay mas magiging magaling na manggagawa. At pag ito ay mas maging magaling na manggagawa, ito ay mas magiging magaling at productive na citizen. At makikinabang ang bansa natin sa productive citizen because they are going to be part of a tax base, of a huge tax base, di ba? In which all of us are going to benefit, di ba? So yung mga ganun, yun po dapat yung iniisip natin kapag merong mga proyekto. Paano yan makakatulong sa mas nakararami, ganyan. Normally, kagaya po na sinabi ko, hindi ako masyadong fan ng ayuda system. Hindi ako masyadong fan ng ayuda-ayuda. But if ever we are going to do ayuda, it has to be something that is very, very well thought of. Ganon. Yung hindi lang yung ano, hindi lang yung, ayoko ng ayudang tulfo. Ayoko ng ayudang tulfo. Yung ganon. Yung kunwari meron kang kaaway, pupunta ka sa tulfo para awayin niya yung kaaway mo. Yung ganon. Yun ang ayuda na limited lang sa'yo. Yung tulong niya, para sa'yo lang yun. Hindi yun para sa lahat. Diba? So, huwag niyo ako etchosin na marami siyang natulungan. Kahit marami siyang natulungan, yung natulungan niya, ipara lang dun sa mga individuals na yun. Hindi yun hindi yun nag-e-extend. Hindi yun dumadami na uri ng tulong. So, huwag niyo akong paandarin dyan. Ayun. Sa mga tulfonatics dyan. Eme-eme. Ayun. Ayan. So, yun. Ano lang, no? Kinabit ko lang to dun sa, ano, yung sa PhilHealth. Kasi sa PhilHealth, ayun, di ba, ang dami nagre-reklamo. So, ito lang ako, while hindi ko ini-issue yung additional collection ng PhilHealth. Kasi nga lang, marami talagang umaaray. But I in my mind, iniisip ko, kung gusto natin ng mas magandang servisyo from PhilHealth, talaga inevitable talaga na magbabayad tayo ng mas mataas na premium para sa mas mataas na public healthcare. Ganyan. So hindi ako masyadong umiiyak sa additional na collection. Pero maraming sektor ang umaaray. Ngayon, since sinuspend, marami itong maapektuhan, marami itong, well, quote-unquote matutulungan, ganyan-ganyan. Dahil nga doon sa financial relief na dulot noon, ganun. Ayun, so, at least, di ba? Lahat maraming nakaramdam nung decision na yun na suspension. Ay, hindi ko magets, bakit, ano yung sa kadiwa, itong mga, may mga short-term ano naman, yung solutions naman, yung naramdam natin lahat. Itong suspension na to, short-term solution din yan. Suspension ng PhilHealth premium. Short-term din yan. Itong ayuda sa mga estudyante, itong ano, short-term din yan. Yung sa kadiwa na pagbagsak ng mga sibuyas doon, short-term din yun. Pero hindi ibig sabihin na walang ginagawa for long-term. Tapos yung iba naman, sinasabi, walang plano. Hindi, may mga long-term plans. Siyempre, hindi mo pa mararamdaman mo yun ngayon kasi long-term nga yun. Pero may short-term. Tapos yung short-term, sinasabi nyo, hindi nyo pa rin nararamdaman. Ano ba talaga, kuya? Ayun.
So yun lang yung ano na, yun lang yung gusto kong sabihin diyan. I do not understand a lot of people who keep on saying hindi nila ramdam ang pangulo, hindi nila ramdam ang mga kaganapan. Walang ginagawa, walang plano. Parang wag kayo etyosera diyan, naglabas na ng Philippine Development Plan for 2023 to 2028. So that's the Philippine Development Plan. So ayan po yung plano, inilabas na. Ayan.